Patok na negosyo kahit nasa bahay ka lang. Pag-usapan natin yan dito sa video na ito. So ang may re-recommend ako sa'yo na negosyo ay yung mismong ginagawa ko. Na kahit nandito lang ako sa bahay, kasi nandito lang talaga ako sa bahay palagi ever since 2016. Up to this year, ginagawa ko tong video na ito is March 2021. Nasa bahay lang ako palagi na ginagawa ko yung negosyo ko. So yun ang i-recommend ako sa'yo kasi yun yung alam ko and dun ko mako-consider na qualified ako para magbigay sa'yo ng advice kasi tagal ko na siyang ginagawa, no? Ever since 2016 yung online business. And kung ikaw ay nag-isip naman ng ibang klase ng negosyo na nandito lang sa bahay, marami pa namang iba. Pero hindi ako yung magre-recommend about doon dahil hindi ko alam yung negosyo na yon. So hanapin mo yung mga tao na may ganung klase ng business, doon ka sa kanila magtanong kung paano. So sa akin, sa case ko, ang ginagawa ko na online business ay online selling or mas kilala rin sa tawag na e-commerce. Bakit e-commerce? So magbasa tayo ng stats, no? This is statistics na meron ako as of 2019 yung latest na meron ako. So 2019 merong 107.3 population ng Pilipinas, 76 million active users ng internet. So ibig sabihin 7 out of 10 Filipinos ay gumagamit ng internet. 10 hours. Okay, 10 hours average yung pagbababad natin sa internet. So ganun talaga ka-addict ang mga Pilipino sa internet, no? 90% sa mga Pilipino ay naghahanap ng produkto online. So ibig sabihin nasa 90 million. Grabe, no? Ang dami. Naghahanap na sila ng mga produkto sa internet. 70% ay bumibili na talaga sila sa internet. So, 70 million. Napakalaking market. So, paano ko nasabi na ganun? Kasi isipin mo na lang to. Lazada, Shopee. Suki tayo niyan, di ba? Umamin ka. Lalo-lalo na kung may mga one-day sale, di ba? So, kaya sila yumayaman. Ang yumayaman ay dahil doon. So, instead na palagi lang tayong maging consumer at maging buyer, di ba? Why not gayahin natin yung similar business structure no sa kanila or similar business nila para maging seller naman tayo, para kumita din tayo. Tapos yung kitain natin, ibili lang ulit natin sa kanila. So bahala ka na kung anong gagawin mo sa kikitain mo. So yun yung reason kung bakit ang nire-recommend ko ay online selling or e-commerce. Talagang malaki talaga yung market at malaki yung potential. And as of the making of this video, napaka-baby pa ng industry na ito dito sa Pilipinas kasi hindi pa siya ganun kalaki. Napakalaki pa ng potential as in. Sobrang laki pa. Pero syempre, sa lahat ng klase ng business, walang perfect na business eh. Meron yan pros and cons. May positive and negative. Kaya kailangan marunong ka mag-calculate ng risk. So hindi basta tira ka ng tira kasi narinig mo na maganda tong ganitong klase ng negosyo, tira ka na. Hindi. Kailangan i-calculate mo ng risk. Lahat ng negosyo may risk. Walang perfect business. Kung merong magsasabi sa'yo na this is the perfect business, garantisado, scammer yan. Okay, iwasan mo. Manluloko yan. Huwag ka maniniwala sa mga ganyan. Walang ganon. Walang guaranteed pagdating sa business. Meron talagang risk yan. Lahat ng klase ng negosyo, merong risk yan. Nakaakibat. So, isa sa mga pros ng online selling business is malaki yung profit niya. Okay, malaki yung profit niya. And kahit nasa bahay ka lang, which is yun ang pinag-usapan natin dito sa video na ito, may sarili kang product, no? Pag may sarili kang product, kasi pwede rin namang wala eh. So, mamaya, pag-usapan natin yung about yan. May sarili kang product, malaki yung market niya kumpara sa mga brick and mortar na stores o yung mga stores na tinatayo, typical traditional business. Malaki yung market kasi nasa online lang eh. Di ba katulad ng statistics na binanggit ko sa'yo kanina, 70 million up to 90 million yung market mo. So, napakalaki nun. Dito pa lang sa Pilipinas ha. Ang cons naman nito, yung negative side is malaking capital na kailangan mo. Kasi kung magpapadevelop ka ng product, magpapasupply ka ng product, or kung magsasarili ka ng product, di ba? Malaking capital talaga yung kakailanganin mo kung magtatayo ka ng brick and mortar na store. Di ba? Malaking kapital talaga yung kakailanganin mo. At para sa akin, isa sa pinakamasakit sa ulo dito sa ganitong klase ng negosyo ay yung inventory, yung pag-i-stock ng product. Kasi hindi mo talaga mahuhulaan kung gano'ng karami yung bibili ngayong buwan na to, ngayong araw na to, ngayong linggo na to. So, pwede kang mag-overstock, pwede kang mag-understock. So, based on ano na lang, sa tagal mo na lang rin at sa magiging experience mo, doon ka gagaling sa pag-inventory. Pero hanggang ngayon, sumasakit pa rin yung ulo ko sa inventory even though alam ko na yung formula na ginagawa. So, yun, isa sa mga cons yan, isa sa mga challenge kapag sa ganitong klase ng business. Ikatlo, hahanap ka ng magandang courier service. So, the year 2020 is sobrang nag-boom yung business namin. Ang bad side doon is merong kaming courier service. Isang courier service dito sa Pilipinas, so yung delivery service na pumalpak. Sobrang laki ng palpak. Sikat siya. So, kukunti lang naman yung mga delivery service. Dumadami na actually. Pero sikat. So, ayoko nang banggitin syempre kung sino yon, kung sino sila, na
sobrang daming products yung bumalik sa amin or yung tinatawag na RTS. Alam yan nung mga kapwa ko online seller, no, return to sender, bumalik sa amin yung mga product kasi hindi nila na-deliver yung product. No, based sa aking ano, sa aking information na nag-gather, kasi meron akong mga tauhan, meron akong nagta-track ng aking mga transaction, eh hindi daw talaga nila dinideliver yung product kasi hinahanap nung customer sa amin kung nasa na. No, tapos ang sinasabi nung courier na to ay hindi daw nire-receive nung client. So, sino nagsisinungaling sa kanilang dalawa? So, kaya na-bad trip kami sa kanila, kaya naghanap na lang kami ng iba. Kaya ganun, sobrang laki ng, ano, ng nasayang sa akin, na natapon sa akin na pera ko. Hindi ako nagkakamali. Baka umabot ng almost 100. Okay, 100K sa talo ng dahil doon sa ganun. So, yan yung isa sa masakit sa ulo na ano pagdating sa online business, kasi hanap ka talaga ng matino eh na courier service, especially 2020 kasi pandemic, 'di ba? So maraming mga restriction, GCQ, ECQ, 'di ba? So yun yung isang sa mga challenge. And as of the making of this video, 2021, meron pa rin naman pandemic eh. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. Talagang hahanap ka ng magandang courier service. And lastly, kakailanganin mo ng mga tauhan, kasi ito yung naging pagkakamali ko before. No, masyado kong tinipid yung negosyo ko, hindi ako kumuha ng tauhan. No, isa rin yun sa mga reason kung bakit ang daming mga na-RTS din sa amin, isa rin yun sa reason, hindi lang yung courier, dahil tinipid ko yung sarili ko sa tauhan. No, sa halip na kumuha na ako ng magta-track, hindi ko pa ginawa. Yun yung nangyari. So, yun yung naging lesson sa akin nun. Yan yung mga challenges na kailangan mong i-consider, yung mga risk na kailangan mong consider kapag ka gusto mo magtayo ng sarili mo na online business or e-commerce. Ngayon, ano yung isa sa mga naging solution na ginawa ko? Ang tinatawag na dropshipping. Okay, dropshipping. Ibig sabihin is merong ng product, merong ng sistema, ang pinakang trabaho mo na lang is magpo-promote. Yan yung ginagawa ko sa ngayon. Nagda-dropship na lang ako ng product. So, itong product na ano namin, na binibenta namin is nasa health and beauty. Health beauty na mga products, kasi doon na kami nasanay at saka doon talaga kami kumikita ng malaki. And marami pa namang ibang klase ng mga product. Sobrang dami pa namang product. And hindi ako makakapagsabi na ano, wala ring best product in the world. Walang ganun. No, meron at meron talaga mga products na iba't iba para sa iba't ibang klase ng tao. So, ibang training na yan eh. Nahanapin mo yung tamang market mo, ibang training na yan. So, hindi ko na mababanggit yan dito. So, yun yung product na ginagawa namin. So, meron din pros and cons ang dropshipping, syempre. Kasulad nga nung sinabi ko, wala namang perfect na business eh. So, una, sa mga pros ng dropshipping is kahit nasa bahay ka lang, online lang din. Ikalawa, hindi mo kailangan ng mag-inventory, no? Hindi mo kailangan, ikatlo, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Ikaapat, hindi mo na kailangan ng maghanap ng magandang courier service kasi provided na nung kumpanya na pinagkukunan mo ng product, kasi nagda-dropshipping na nga, dropshipping system. Ibig sabihin ng dropshipping system, uulitin ko, ay ikaw lang yung taga-promote. Meron ng product yung kumpanya na yun, ipopromote mo lang yung product nila, tapos pag merong naging customer, sila na yung magdi-deliver. No, sila na yung magdi-deliver ng product, sila na yung makikipag-usap sa customer, sila na yung mag-handle ng mga shipments and fees and whatever. And then, kukunin mo na lang yung commission mo. So, kukubra ka na lang ng commission. Nawala na yung mga ano, nawala na sakit sa ulo yung mga tauhan na kailangan mong kunin, yung maghanap ka ng magandang courier service, ikaw pa yung magdi-deliver, ikaw yung sasalo ng mga delivery fees, di ba? Ikaw yung mag-i-inventory, mamumuhunan ka ng malaki sa product. Nawala na yung mga yun. So, ibig sabihin, kukubra ka na lang. Ang pinakang cost mo na lang is yung promotion mo, which is, pagdating naman sa promotion or pag-market ng product, pwedeng free, pwedeng paid. Free, ibig sabihin, referral, word of mouth, nakikipag-usap ka sa mga tao, inaalok mo yung product. Even sa Facebook, nag-chat ka, nagpo-post ka. Paid naman is yung mga advertising like Facebook ads, Google ads, yan yung mga sikat, YouTube ads, Instagram ads. So, yung mga ads na yan, pwede mo naman siyang gawin both free and paid or either or. Kung nagsisimula ka pa lang, pwedeng free kasi yan yung tinuturo ko sa team ko kung paano nila gawin. So, yung pagkuha ng mga tauhan, kapag ikaw ay nagda-dropship, optional na lang yan. The more na lumalaki, kakailanganin mo talaga ng mga tauhan. Katulad ng nangyayari sa amin ngayon, the more na lumalaki, kinakailangan namin ng mga tauhan. Pero, pag nagsisimula ka pa lang, kahit ikaw lang mag-isa, pwede mo magawa. Ang cons naman nito, yung negative side, since dropshipping, product ng ibang kumpanya yung binebenta mo, ibig sabihin, hindi mo sigurado kung maganda yung kalidad. No? Kahit kapag nagkaroon ng problema dun sa product, hindi mo basta-bastang mapapapalitan yan. Kasi ibang company yung may-ari, hindi mo naman pwede sabihin sa kanila, oh, may problema tong product na to, palitan nyo kaagad. So, pwede nilang i-consider, depende dun sa company kung ano yung company na ano, nine-leverage mo para makapag-promote ka ng product, pwede nila i-consider pero hindi nila magagawa agad-agad. So, yun yung isa sa mga negative side ng dropshipping. Another is mas maliit yung profit kumpara sa ikaw yung may-ari ng product kasi ma-maximize mo eh. Di ba? Kasi alam niyo man, ewan ko sa mga sa inyo na mayroong sariling product or may mga sariling supplier, na kapag kumukuha ka sa mga supplier, siyempre sobrang mura mo lang nakukuha yan.
Pero bulto mo kasi nakukuha. So yun ang requirement nila, eh, 'di ba? Yun ang kapalit, eh. So malaking puhunan yung nilalabas mo. Unlike dito, no? Na mas maliit talaga yung income mo kumpara dun sa kumpanya. Syempre mas malaki yung kanila kasi marami silang advertising costs. I mean, marami silang mga costings katulad nung sa dropshipping na nabanggit ko. 'Di ba? Ang gagawin mo na lang is magpo-promote, tapos sila na yung bahala mag-deliver. So sila yung nagko-cost niya, sila yung namumuhunan sa product, sila yung namumuhunan sa mga delivery fees, sila yung nag-handle sa mga tauhan, may mga tauhan sila, sila yung nag-handle dun sa delivery, sa courier service, sila yung may usapan dun. And kung meron pa silang office, syempre merong office yan kung legal yan. So sila pa yung nagbabayad dun. So marami silang mga costing. Syempre kailangan nila kumita ng malaki. Unlike sa'yo. So, yun lang naman yung negative side. Para sa akin, hindi na nga negative side yun. Kasi parang trade-off na yun, eh. Kumbaga, syempre, na ang trabaho na lang is mag-promote, pinadali nyo na yung trabaho ko, eh, okay na sa akin yung may gantong percentage lang ako na makuha. At least, wala yung sakit ng ulo sa akin, ng inventory, sakit sa ulo sa mga tauhan, sa pag-track ng mga product, di ba? Mas okay na sa akin yung ganun. At least, meron akong peace of mind, meron akong freedom kahit papano. So, yun lang naman yung patok na negosyo na maire-recommend ako sa'yo kahit nasa bahay ka lang. Okay, so basta online business yan, magandang klase ng negosyo yan. So may consider mo yung dropshipping, may consider mo yung online selling or e-commerce. Marami pa dyang iba, pero pagdating sa mga iba na yun, iba na lang yung tanungin mo kasi hindi na ako expert doon. So ngayon, baka tinatanong mo naman, paano makapagsimula sa dropshipping business katulad ng ginagawa ko? Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa website ko, carlserrano.com. Okay, www.carlserrano.com. Punta ka lang doon and then doon mo mapanood yung free video tutorial na ginawa ko kung paano ka makakapagsimula sa online selling sa napakaliit na kapital lang. Okay, so I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. Question of the day. Sino sa inyo dyan yung nasubukan na mag-online selling or mag-dropshipping business? So, comment kayo dyan sa ibaba para at least makawayan ko din kayo or mabigyan ko kayo ng shoutout or makamusta ko kayo dyan. So, kung nagustuhan mo tong video na to, like mo, i-share mo sa mga kilala mo, kaibigan mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. And I hope marami kang natutunan. Make sure apply mo yung mga natutunan mo. Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.